Mga kapatid, sinabi sa atin ni Jesus, kayo rin ay dapat na maging handa, sapagkat sa oras na hindi ninyo inaasahan, ang anak ng tao ay darating. Alam natin na muling babalik si Jesus sa katapusan ng panahon. Pero kailan? Ito ay hindi natin alam. Ngunit dahil napakahalaga na tayo ay maging handa, kung gayon, dapat tayong maging handa sa lahat ng oras. Ngayon, ang mahalagang bagay ay hindi ang oras, ngunit ang ating personal na sitwasyon kapag bumalik si Jesus. Ano ang dahilan kung bakit hindi tayo magiging handa sa kanyang pagbabalik? Ito ay kasalanan. Sa partikular, ang mabigat na kasalanan. Ang magkasala, ang paghiwalay sa Diyos. Ito ay ang mamuhay na hindi ayon sa katawiran ng Diyos. Ito ay pagsuway sa kanyang mga utos at paraan. Ito ay masusumpungan na malayo sa proteksyon na yakap ng Diyos. Ngayon, kung iiwasan natin ang kasalanan sa bawat sandali ng ating buhay, ano ang magiging epekto nito sa atin? Tayo ay magiging banal. Tayo ay magiging mga minamahal na anak ng Diyos. Gagawin tayong tapat na mga lingkod at alagad ng ating Panginoong Jesus. Ito ang magpapasikat sa atin ng liwanag ni Kristo. Ito ay magbibigay sa atin ng mga puting damit na magbibigay daan sa atin sa pagkapasok sa presensya ng Diyos sa katapusan ng panahon. Kaya iiwasan natin ang kasalanan at maling gawain. Ngunit titingin din tayo hindi lang sa iniiwasan natin, kundi sa tinatanggap natin. Dapat nating yakapin ang mismong buhay ng Diyos sa panahon natin sa lupa. Dapat tayong gumawa ng mabuti sa iba. Dapat nating palakihin ang ating mga anak sa Panginoon. Dapat tayong maging responsableng miyembro ng lipunan na magtatrabaho para sa hustisya sa mundo. At pagkatapos ay mayroong posibleng pinakamahalagang gawain na dapat gawin ng mga tao ng Diyos sa lupa. Ito ay ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Kaligtasan kay Jesus. Ito ay paggawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. Dapat tayong humayo at magpatotoo kay Kristo at subukang dalhin ang marami pang iba sa kanyang kaharian sa lupa. Naparito si Jesus sa mundo upang iligtas tayo na kanyang ginawa na sa krus. Si Jesus ay muling darating upang dalhin sa langit ang mga tumanggap ng kanyang kaligtasan. Kaya't ang kanyang malaking kagalakan ay makita ang maraming maliligtas sa wakas. Si Jesus ay babalik. Hindi natin alam kung kailan. Ihanda natin ang ating sarili at ihanda rin natin ang iba. Amen.